Ano ang pagkakaiba kung ikaw ay magtatrabaho bilang nurse sa Pilipinas at sa Canada? This video has been requested by Archie Sera. Shoutout sa iyo, kabayan! Compare natin ang salary, workload, benefits, and my struggles. Everything I'm going to share with you in this video are all based on my experience, my life story. Let's start with the registration process. In the Philippines, you need to pass the licensure examination and apply for the PRC license before you can practice as a registered nurse. Sa Canada naman, you need to pass IELTS or the English exam and also their licensure examination before you can work as a registered nurse. I also had 2 years of hospital experience before ako naka-apply at nakapunta ng Canada. I made a video kung paano ako nakapunta ng Canada na libre at mabilis. Check nyo yan later para magkaroon kayo ng idea. Now let's talk about the workload. Gaano karami ang pasyente mo? Sa Philippines, ang nurse-to-patient ratio sa public hospital at sa ward, this is based on my experience ha, ang pasyente mo ay yung buong ward. Kung may 20 na pasyente sa ward na yon, pasyente mong lahat yon. Kung may 50, sa'yo lahat yon. Grabe, di ba? Minsan nga, I was still in college. Nag-duty kami sa isang provincial hospital. Sa surgery ward, isang nurse lang ang naka-duty. Siyempre, sa kanya lahat yung pasyente sa ward na yon. Siguro humigit ko mo lang na 50 patients. Grabe, di ba? Sa private hospital naman, sa ICU kung saan ako nag-work as a volunteer nurse, 6 bed capacity lang. So kung full house kami, lahat ng naka-duty na nurse ay tulong-tulong na lang. Minsan, mas marami pa kaming mga nurses na naka-duty kasi aside from the regular staff, ay marami rin kaming mga volunteer nurses. Sa Canada naman, ang nurse-to-patient ratio ay 1:4 or 5 patients. Okay, so isang nurse, ang hawak mo ay 4 to 5 patients. Minsan, pag short staff, ay may 6 to 8 patients ka, lalo pag gabi. Pero hindi palagi yun kasi hindi yun considered as safe sa nurse at sa pasyente. Sa CCU naman at ICU or mga critical care units, 1:1 ang nurse-patient ratio. Pag naka-intubate at critical ang patient, 1:1 yan. Pero kapag stable naman ang pasyente, pwedeng 1:2 or kapag pwede nang i-discharge yung mga pasyente ay 1:3. Now let's talk about the bedside manners. Ito hindi ko nila lahat ha, pero meron akong mga experience na hindi ko makakalimutan. One time, nag-duty kami sa regional hospital. Nasa delivery room kami noon. Nag-a-assist ng mga manganganak. Yung isang veteran nurse doon, sinisigawan niya yung isang pasyente. Sinasabihan niya ng mga masasakit na salita. Huwag daw maarte at huwag daw maingay, basta umiri lang ng umiri. Medyo na-disturb at nagulat ako noon kasi tinuturo sa amin sa classroom, dapat compassionate tayo sa mga pasyente. Dapat i-comfort mo sila. Pero nung nag-duty kami, yun ang nakita ko. Parang kabaliktaran yata. Pero again, hindi ko nila lahat yun. May mga nurses din naman akong nakita na sobrang caring sa mga pasyente nila. Depende lang talaga sa tao. Siguro, pagod lang yung veteran nurse na yun, kaya naninigaw ng pasyente. Or maybe, she's having a bad day. Nung nasa Canada naman ako, never akong naka-encounter ng mga masusungit na nurse. Lahat patient-centered. Bawal magsupla na doon. Laging, what can I do to help you? Is there anything that I can do for you? How are you today? How can I make your day better? Compassionate, loving, caring. Bawal magsungit. Next na pag-uusapan naman natin ay ang mga allergies. Sa Pilipinas, kung grabe ka magpabango, yung kahit isang kilometro ka pa lang ay amoy na amoy ka na. Sa Canada naman, hindi pwede yan. Kasi sa Canada, napakaraming allergies. Like allergies sa bulaklak at sa pabango. Kaya sa hospital, bawal ang magpabango or gumamit ng mga matatapang na amoy. Dapat scent-free. Kaya kung dati sa Pinas ay lintik ako magpabango, pagdating ko ng Canada, hindi na ako gumagamit ng pabango. Nasanay na ako na dapat ay scent-free or walang amoy. Ganon din sa flower. Doon sa hospital na pinagtrabahuan ko, may mga ward na bawal magdala ng bulaklak ang mga visitors. Siguro dahil one of the patients have allergy. Dumako na tayo sa mga benefits naman. Alam ko, dito medyo mapaparami. Sa Canada, may medical at dental coverage ang mga nurses, extending to their immediate family, sa asawa at sa mga anak. Gaya ng libre ang dental cleaning twice a year. Kaya every 6 months, tumatawag na ang dental office para magpa-cleaning na daw kami. Sila na yung mangungulit sa'yo para magpalinis kayo ng ngipin. Meron din kaming allowance para sa mga embolic stockings
per year para maiwasan magkaroon ng mga varicose veins, ganyan, dahil lagi kami nakatayo sa work. Meron ding massage. Isa ito sa mga pinakapaborito ko. May certain number of massages na covered per year. Maganda yun kasi mahal pa naman ng masahe sa Canada. Next ay ang mga leaves. Maraming mga paid leave na pwede mong gamitin. Gaya ng sick leave, family leave, bereavement leave, at marami pang iba. Again, those are paid. Another thing, pag kunwari, na-injured ka sa work, nagbuhat ka ng pasyente. Actually, hindi safe ang binubuhat mo ang pasyente, lalo na pag bedridden. May mga equipments na gagamitin dito para maiwasan ang injury sa mga healthcare workers. Pero may mga instances naman na hindi maiiwasang ma-injure. Gaya ng pag binus mo yung pasyente sa bed, inislide mo siya pataas, pinaka-common ay back injury or pain. Ayan. So ipapa-therapy mo yan. At lahat yun ay covered. Basta na-acquire mo yung injury mo while at work. Next ay overtime. We are paid double pag overtime. Pag nag-a-average ka ng $400 per 12-hour shift, pag nag-overtime ka, $800 na yon. Pag mga national holidays naman, ay 1.5 or 1.5 ang rate. At meron ding tinatawag na night differential pay. Kapag nagna-night shift ka, meron kang extra. Kaya ako, ang ginagawa ko, lagi ako nakikipag-trade ng night shift. Kasi bukod sa mahaba-haba ang break time at petics lang, lalong-lalo na pag hindi busy, may night differential pay ka pa. Minsan nga sabi ng manager ko, dalasan mo naman mag-day shift kasi bihira na kitang makita, sabi niya. Kasi yung mga manager, di ba, day shift lang sila. Pero again, sanayan lang din. May mga nurses na ayaw sa day shift, may mga nurses din naman na ayaw sa night shift. Pero pag gumagawa kami ng schedule namin, yes, kami ang gumagawa ng schedule namin. Dapat balance ang numbers ng day shift at night shift sa isang buwan. We work 16 days per month kasi 12-hour shift kami. Kagandahan nun, pwede namin gawin yung schedule namin na may 1 week off every month, ganyan. Or minsan kapag magta-travel kami ay up to 10 days off, ganyan. Pero may week na sunod-sunod naman lahat ang duty mo. Ngarag yun. Kagandahan din dun pag may plano kang mag-long vacation. Kunwari gusto mong umuwi ng Pilipinas for 1 month. Pwede kang magbank ng hours mo. Yun ang ginagawa ko pag nag-o-overtime ako. Binabank ko yung mga overtime hours ko. Ibig sabihin, hindi ko kiniklaim kaagad sa sahod yung mga overtime na yon. Gagamitin ko lang siya pag magbabakasyon ako or magta-travel ako. So kahit nagbabakasyon ka, ay may sahod ka pa rin. Yun din ang lagi namin ginagawa. Lagi kaming nagbabank ng mga hours namin. Para kunwari, gusto namin umalis or magbakasyon or hindi pumasok, pwede namin gamitin yon. May mga continuing education programs din sila. One time, pinadala kami sa Calgary for a convention. Paid lahat. Transportation, hotel, food, lahat ng gastos namin papunta ng convention. Next na pag-uusapan naman natin ay ang sahod. Alam ko, kanina mo pa hinihintay ito eh. So yung time na bagong dating kami ng Canada, grad nurse or graduate nurse pa ang tawag sa amin nun. Kasi hindi pa kami nakakapag-take ng licensure examination to become a registered nurse. Ang sahod namin nun ay $31 per hour. That was 2008. Ngayon, 2023, ang average rate ng mga registered nurses sa Canada ay $27 to $49 per hour, depende sa province. Sa Saskatchewan where I work is $35 to $49.3 per hour or about $6,500 to $7,500 per month. Kung i-convert natin sa peso, it is about 260,000 to 310,000 pesos per month. Compared mo naman sa Pilipinas, which is according to Salary Explorer website, the median salary of a nurse in the Philippines is 32,106 pesos per month. Ngayon, ano naman ang mga struggles ko as a newcomer nurse sa Canada? Number one siguro ay yung pagko-commute papuntang work. Kasi nagbabas lang kami papasok sa work during the first couple of years. Hindi ako marunong mag-drive at wala pa akong sasakyan nun. Ang bus sa Canada ay may schedule. Ngayon, pag na-miss mo ang schedule mo, kahit ilang segundo lang yan, ay hinding-hindi ka hihintayin ng bus driver. Hintayin mo na lang yung next bus. Yung schedule ng bus ay depende sa lugar. Merong mga every 10 minutes, every 15 minutes, pero dun sa lugar ko ay every 30 minutes pag weekdays at pag weekend naman ay every hour. One time, na-miss ko yung bus papuntang work. Malapit na ako sa bus stop. Konting-konti na lang. Pero, hindi ko pa rin naabutan. Eh, yun lang yung pinakalas na schedule para umabot ako sa trabaho na hindi late. Ngayon, ang ginawa ko, nag-taxi na lang ako. Napamahal pa.
Second struggle is the winter. Sobrang ginaw. Ginawin pa naman akong tao. Lahat yan, balot na balot. Wala kang makikita sa akin. Mata lang. Tapos, magmumoist pa yung pilik mata mo dahil sa hininga mo. Ang suot kong jacket ay pang-ski. Yung makapal, tapos terno pa yung pants. Akala mo mag-i-ski pero papasok lang pala sa trabaho. Pagdating naman sa trabaho, wala naman akong medyo struggle. Kasi lahat naman kami ay tinrain bago kami isalang sa work. From basic training to advanced. Kaya kahit wala kang masyadong alam dun sa mga gamit nila or mga equipments nila, walang problema kasi ititrain ka muna. Tapos, nung nag-start na kami sa work, hindi muna kami nag-work on our own. Meron kaming mga buddy or partner hanggang sa maging confident na kami mag-work mag-isa. Hindi naman kami pinipilit or inaapura na mag-work on our own kung hindi pa namin kaya. Kami yung magsasabi mismo kung kailan kami ready at confident na mag-work mag-isa. Galing, di ba? Kung napansin nyo, sobrang laki ng difference ng work balance, benefits at salary ng nurse sa Philippines at Canada. Kaya hindi mo masisisi na nag-a-abroad yung mga Filipino nurses to find better future for themselves and their family. Sa sahod pa lang, it's a no-brainer. Dagdagan mo pa ng mga sangkatutak na mga benefits. Sino hindi mag-a-abroad, diba? Kaya minsan, you really have to go where you are appreciated more and compensated well. Because that's what I did. And that is another story of my life and my experience being a nurse in the Philippines and Canada. I hope marami kayong natutunan at mga realizations. And if you think this video will benefit someone you know, please share this video to them. And before you leave, hit that like button para malaman kung nagustuhan mo ang video na ito. And subscribe na rin if you haven't yet. And also hit the notification bell para ma-notify ka agad-agad pag meron akong bagong video. And if you want to know kung paano naman ako nakapunta ng Canada ng libre at mabilis, check mo ang video na ito.